Doon mo ilalagay yung barbell. Kung nakikita nyo, ito yung chest natin o yung dibdib natin, dito natin ilalagay sa taas ng dibdib natin, between ang collarbone at saka ng chest natin, doon natin ilalagay yung barbell para gawin yung... Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video ito, bibigyan ko kayo ng limang exercises. Lima, okay? Ay, hindi pala. Alin pala, sorry. Alin na exercises para sa legs, okay? Paano lumaki yung legs natin or paano? Kung paano ma-define yung legs natin, okay? So, itong video to bibigyan ko kayo ng 6 na exercises, guys. Yung 6 na exercises doon, yung 2 doon, compound exercises, tapos yung the rest, isolation exercises. Okay, i-explain ko dito kung ano yung compound exercises at saka yung isolation exercises, okay? Kasi magkaibang exercises yon, okay? I-explain ko rin dito yon. So, kailangan mapanood yung video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo kung paano lumaki yung legs nyo or yung binti nyo or kung paano ma-define yung leg muscle natin, okay? Pero bago ko po pisa itong video, kung bago po kayo dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week. Para hindi nyo po ma-miss yung video ko, kailangan nyo pong i-click yung notification button dun po sa bandang video para once nag-upload ako ng bagong video, man-notify po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, i-share ko po sa inyo dito po sa YouTube channel ko, sa inyong lahat, para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa natin itong video. Yung unang exercise na sabihin ko dito, yung full barbell squat. Okay? Yung full barbell squat, yun yung isang compound exercises para sa legs or para sa binte. Importante yun, ginagawa ko palagi yun, whether kung nagbabalk ako or kung nagka-cutting ako or kung ginagawa ko lang yung normal exercise para sa leg, ang ginagawa ko lagi yung compound exercises na full barbell back squat, okay? Ayun yung number one exercises. Ano yung target muscle nitong full barbell back squat? Yung target nitong muscle ng full barbell back squat, ito yung una number one. Yung unang muscle group na target nito, ito yung sa glutes o yung puwet natin o yung muscle natin sa puwet, okay? Ayun yung muscle target group nitong barbell back squat. Pangalawang muscle group, ito naman yung quads o yung tinatawag nilang quadricep muscle, okay? Ayun yung muscle sa gilid ng binti natin, yung dalawang gilid sa binti natin yung tinatarget nito. Tapos yung isang muscle naman tinatarget nito, ito naman yung thigh, yung inner thigh at saka outer thigh, okay? Dalawa kasing tinatawag doon. So yun yung muscle sa loob naman ng binti natin, okay? O sa loob naman ng legs natin, okay? Ayun yung mga target muscle nito. Saka, kaya siya tinawag na compound exercises or compound exercise para sa leg. Tina-target to yung buong muscle natin sa legs, okay? Pero may mga specific target muscle din yun, okay? Ayun yung number one na exercise na sabihin ko dito o yung compound exercise dito, okay? May tatlong klase ng stance kapag ginagawa mo yung squat o yung barbell back squats, okay? Ito yung narrow stance or close stance, normal stance, at saka yung wide stance, okay? Explain ko lang dito saglit yung mga stance na yon. Yung stance na yun, yung kung saan yung paa natin ilalagay kapag nagbabarbell full squat tayo, okay? Yung narrow stance o yung close stance, normally ayun yung ginagawa ko pag nagbaback squat ako. Yung target muscle nito kapag ginagawa ko to, ito yung sa quadricep, okay? O yung quads. Ayun yung normally natin na target to pag ginagawa ko yung full barbell back squat, okay? Yung normal stance naman, ito naman yung between ng quads or quadricep at saka yung glutes natin, okay? Kumbaga parang 50-50 siya. By the way, ginawa ko na rin itong mga stance na to in the past. So, tinry ko na siya lahat. So, para sa akin, mas comfortable ako or kung mas comfortable ako na gawin yung close stance o yung narrow stance. Tapos, meron naman yung wide stance. Okay, yung mga wide stance naman, ito naman yung mga ginagawa ng mga powerlifter. Yung mga nagbubuhat ng mga sobrang bigat, yun yung mga ginagawa nila kasi yung more on na muscle group na target nito, ito yung glutes o yung muscle natin sa puwet. Okay, kapag ginagawa mo to, normally, yung mga powerlifter, ginagawa nila 3 repetition, 5 repetition, or 1 repetition lang, yung mga ganon. Okay, kumbaga kung gagawin mo yung wide stance, mas marami kang load na pwedeng mabuhat or ma-back squat compare sa close stance, okay? Ayun yung pinagkakaiba ng mga stance. Yung pangalawang exercise naman, ito pa rin yung compound exercise ulit. Ito naman yung front barbell squat, okay? Ang pinagkaiba lang ng front barbell squat at saka barbell squat, yung front barbell squat, kaya siya sinawag na front kasi sa harapan siya.
di ba? Yung barbell ilalagay mo sa harapan mo, sa dibdib mo dito. Ayan ang nakikita nyo. Ayan yung... Doon mo ilalagay yung barbell. Kung nakikita nyo, ito yung chest natin o yung dibdib natin. Dito natin ilalagay sa taas ng dibdib natin, sa may between ng collarbone at saka ng chest natin. Doon natin ilalagay yung barbell para gawin yung barbell front squat. Okay? Ginawa ko na rito in the past. Ang sinasuggest ko lang dito, kailangan gagawin nyo to ng tamang form. Okay? Mas mahirap to compare sa barbell back squat. Okay? Sinasuggest ko lang to. Pero, mas maganda to, mas dominant yung quadricep o yung quads muscle natin. Mas mag-workout yun kung gagawin natin yung front barbell squat. Okay? Pero, mas maganda kung gagawin natin parehas, okay, hindi lang yung isa para maging balance, para meron tayong ginagawang back squat at saka front squat, okay, dalawang klase kasi yun eh. So ayun yung dalawang compound exercises para sa legs, okay. Ngayon naman punta naman tayo sa isolation. Sinabi ko kanina, explain ko sa inyo kung ano yung compound exercises at saka yung isolation exercises, okay. Mamaya explain ko yun, sasabihin ko muna yung mga exercises para sa mga isolation exercises, okay. Yung isolation exercises, yung number one na exercises sabihin ko dito, ito naman yung Ayun, walking lunges, okay? Na wala sa isip ko, may iniisip kasi akong iba eh. So yung walking lunges, ayun yung isang isolation na gagawin yun. Kaya sinawag na isolation para ma-isolate yung muscle natin sa legs. Okay, ganun din sa chest, ganun din sa biceps, sa triceps, shoulder, at saka sa back. So may mga isolation na exercises. Okay, mamaya explain ko yung isolation para maintindihan nyo. Okay, yung walking lunges naman, ito naman yung naglalakad ka na parang yung isang paa mo, pinu-forward mo, tapos niluluhod mo. Okay, kumbaga yung isang paa lang na ginagamit mo, tapos yung kabilang paa nasa likod. So para naglalakad lang, pero nag-i-squat ka isang paa lang, forward and forward and forward. Forward and forward. Kumbaga parang naglalakad ka lang, tapos yung paa mo nag-i-squat, yung isa nasa likod, yung isa nasa harapan, okay? Ganun yung walking lunges, okay? Para yun sa binte. Yung pang 1, 2, 3, 4. Yung pang, nilampay na. Yung pang-apat na exercise naman, ito naman yung goblet squat. Di ko alam ko na rin yun yung goblet squat. Yung goblet squat naman, ginagamit natin dito, ito yung, Oh no! Ito yung kettlebell na ginagamit natin. Pero kung wala kayong kettlebell, ang gagawin nyo naman, pwede nyo hawakan yung dumbbells, okay? Kung wala kayong kettlebell, yung dumbbells, okay yun. Pero kung wala pa rin kayong dumbbells, wala kayong kettlebell, pwede rin yung weight plate sa gym. Alam nyo yung bilog na weight plate na ginagamit natin pang squat, pwede rin yun. Pero mas recommend ko, or yung mas effective, yung kettlebell dito, okay? Ang target muscle naman nito, ito yung katulad sa quadricep or quads, at saka sa glutes din, okay? Kasi inisip mo na lang, para ka nag-squat dito, barbell back. Barbell back squat, pero hawak mo yung kettlebell, okay? Ayun yung pang-apat na exercises, okay? Panglimang exercises naman, guys. So, yung panglimang exercises, punta naman tayo sa machine, okay? May mga machine na ginagamit sa gym. Ito naman yung para sa legs, okay? Unang machine na sinasuggest ko dito ay yung leg extension machine, okay? Yung leg extension machine, maganda naman yun para ma-isolate din yung leg muscle natin, especially para sa quads, at saka sa inner, at saka outer thigh, okay? Yung machine na yung ginagamit ko yung palagi pagkatapos ko gawin yung compound exercises ko, okay? Katulad ng barbell back squat pag nagawa ko na yon, or yung front squat pag nagawa ko na yon, saka ko to gagawin tong isolation exercises katulad ng itong machine na to, yung itong machine na to, yung leg extension, okay? So ginagawa ko dito sa isolation exercises in between 12 repetition to 15 repetition, okay? Ganun nyo, pero sa inyo lang yan, kailangan gagawin nyo to katulad sa barbell back squat, yung tamang form, okay? Huwag nyo ilalagay sa pinakamabigat tapos hindi nyo na mabuhat, ginagawa nyo half rep lang, half reps lang, okay, or half repetition lang. Hindi tama yun. Kumbaga, sinasayang nyo lang yung oras nyo kung gagawin nyo yun, okay? Kailangan mapifeel nyo yung kailangan mararamdaman nyo yung muscle nyo sa legs nyo, kung nagbe-burn siya or umiinit siya, or kung hindi, kumbaga, ang ginagawa nyo, yung ego lifting lang. Sinabi ko na to noon sa dati kong video, i-explain ko lang ulit dito. Yung ego lifting, yun yung mga taong mga nilalagay sa pinakamabigat para makita ng tao, or yung ibang tao na nagbubuhat ka ng mabigat, pero hindi mo naman ginagawa ng tama yung exercise. Okay, ang tawag doon, ego lifting. So, dati, in the past 5 years, 6 years, ganun ako eh. Lahat tayo nag-experience yun eh. Pero sinasabi ko lang sa inyo, bago nyo gawin yun, sinasabi ko na ngayon, huwag yung gawin. Oh, no!
Okay, kasi hindi magandang tignan. Okay, kasi kumbaga nagsasayang laki ng oras instead na win-workout nyo yung tamang muscle group, eh hindi ma-workout yung tamang muscle group. Okay? So, punta naman tayo sa last exercises, yung isolation exercises. Ito naman yung sa lying leg curl. Okay? Ginagawa ko tong lying leg curl machine para sa hamstring at saka sa glutes. Okay? O yung glutes muscle natin o yung muscle natin sa puwet. Yung hamstring naman, yun yung sa baba ng glutes muscle natin o yung muscle natin sa baba ng puwet natin. Okay? Kumbaga sa likod yun ng quadricep natin at saka nung inner or outer thigh natin. Okay? Yung muscle line, importante yun. Kasi yung hamstring, nakadikit yun sa lower back natin. Kumbaga, kung yung hamstring natin, hindi natin win-workout, and normally, ang mangyayari niyan, pwede magkaroon ng problem sa likod. Kasi una sa lahat, kung hindi mo i-workout yung hamstring natin, and kumbaga, yung muscle natin sa hamstring, hindi siya lalakas o hindi siya magiging strong para mag-support sa lower back natin. Okay? So, importante yung hamstring. So, sinasuggest ko, gawin nyo rin tong exercise ito kung meron kayo nitong machine sa gym. Okay? Importante ito. So, explain ko naman sa inyo kung ano naman yung compound exercises at saka yung isolation exercises, kung ano yung pinagkaiba. Okay? Yung compound exercises or compound lift, tinatawag nila dito sa amin, ayun yung magbibuild ng mass or ng muscle natin sa legs natin. Okay? Or kung saan man, meron din tinatawag sila compound exercises para sa chest, para sa shoulder, para sa back. Okay? Etong compound exercise para sa legs, ito naman yung sinasabi ko nga, yung barbell back squat at saka yung barbell front squat. Okay? Ayun yung mga compound exercises. Kaya sinawag na compound exercises, una sa lahat, pwede kang mag-progress dito o pwede kang mag-develop ng pagbubuhat mo dito simula sa magaang hanggang bumigat para lumaki yung muscle natin sa legs, okay? Or para mag-develop yung muscle natin sa legs, okay? Ayun yung ibig sabihin ng compound exercises. Yung isolation exercises naman o yung isolation lift, tinatawag namin dito, ayun naman yung magsusupport sa compound exercises natin, okay? Kung ginagawa natin yung compound exercises, kailangan natin ng isolation o tinatawag nilang accessory workout or accessory exercises para mag-support dun sa compound exercises natin. Okay, naiintindihan nyo ba? Kumbaga, para ma-develop pa ng maayos yung mga compound exercises natin at saka para kung magbubuha tayo ng mabigat sa compound exercises, yung mga isolation exercises or isolation lift, ayun yung magsusupport para magawa natin ng tama yung compound exercises. Okay, naiintindihan nyo na? Yeah! So, ayun yung anim na exercises, guys. So, sana itong anim na exercises nakatulong sa inyo. Kung nakatulong po sa inyo, sana share nyo itong video, okay? Para din sa lahat ng gustong ma-develop or ma-progress yung legs nila o yung muscle nila sa binte, hindi lang para sa inyo, para din sa lahat, okay? Ulitin ko lang po kung bago po kayo sa dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week para hindi nyo po ma-miss yung video ko every week. Kailangan nyo pong i-click yung notification button dun po sa baba itong video para once nag-upload ako ng bagong video, eh man-notified po kayo. Okay? At saka, para makita nyo rin ako every week. Diba? So thank you for watching, guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video. Okay? I'm out for today. Peace!